mga paps, kumusta pala? Ngayong araw pala, ituturo ko sa iyo kung paano maglinis at magre-grease ng torque drive nitong Yamaha Mio i125, okay? Simulan na natin ito mga paps. So okay mga paps, last video gumawa ko ng CVT cleaning. Nabaklas ko lahat yan, nalinis ko lahat. Ang hindi ko na re-grease yung pinaka-torque drive. Hindi ko nabaklas ng buo yung pinaka-assembly niya at hindi ko siya na-re-grease. So ngayon gagawin ko, babaklasin ko ng buo yung torque drive natin tapos lilinisin ko siya. Okay? So ang gagawin ko muna, tanggalin ko muna itong pinaka cover niya. Okay? Itong crankcase cover. Tanggal ko na. Tapos, matatanggal ko na itong, yan, itong clutch bell natin. So, ayan. Okay na? So, sa pagtatanggal nito, ganito lang. Ganyan. Ibigayin ko muna. Yan. Okay? So, maluwag na yung belt niyan. Yan. So, okay. Piniga ko muna ito bago natin matanggal yung belt. Yan. Maluwag na yan. Okay. So, ayan. Ang gagamitin ko dito, 39. Ayan o, 39. Hawakan nyo lang yan dyan, okay? Hawakan nyo maigi. Ayan. Tapos, ganyan yun yan. Okay? So, tanggal ko na to. So, ayan na siya. So, okay mga paps. Ito yung clutch natin. So, ito yung ano, yung clutch lining natin. So far, okay naman siya. So, wala ko nakikita ng problema dito. Hindi ko na ito babaklasin. Yan, gusto nyo lihain yan. Okay na tayo dyan. Ngayon, dito tayo ngayon. Sa torque drive natin. Okay. So, ayun yung torque drive natin. So, ayan. Ito yung center spring natin. Kung mag-upgrade kayo yan, pwede nyong baguhin to. Depende sa inyo kung anong discarding nyo. Ayan. So, ito mga paps, tatanggalin natin itong isang to. Okay, medyo mahirap tanggalin to. Ganun-ganun nyo yan, yan. Ayan, ipigayin nyo ito. Ayan. Ayan. Tapos, pag hindi kaya gamit kayo ng ano, yan, flat screw. Pwede kayong gumamit ng flat screw dito para maangat nyo yan, okay? O, ganyan. Scarting nyo na lang. Ito, nakaya ko pa naman. So, ito siya. Ayan. Ito na siya. So, kung mapansin nyo, dalawa yung parang ano niya, yung o-ring niya. Ayan, ito. Ayan, ito yung seal niya, isa at saka to. So, tatanggalin nyo lang yan. Okay, ayan. Tapos yung isa pang, ito pang isang o-ring niya. Okay, pinaka-seal niya mga paps. So, ito siya. Ayan. So, next natin, bago natin matanggal to, ito, itong guide pin niya. Ito. Ayan. So, ayan siya. Kasi nyo. Sa pagtatanggal itong guide pin, gamit na lang kayo ng ano, long nose. Tatlo yan, mga paps. Isa. Ayan. Diba? Tapos, tatlo. Kung mapansin nyo, dalawa yan. Ayan. Magkasama talaga yan mga paps. Okay? Ayan. Ayan. Tapos, pa dito. Ayan. So, pagkatapos nyan, natatanggalin natin to. Ayan. So,
Okay mga Babs, ito na. Ito na ililinisin natin. So ito, yan yung torque drive natin, center spring niya. Linisin na natin siya. Ang pwede niya gamitin dito, gasolina o kaya engine degreaser. Pero sa akin, ang gagawin ko discard dito, ito. TV cleaner lang gagamitin ko dito para mabilis matuyo. Mas maganda kung meron kayong ano, CVT cleaner, okay? Yung RS8. Bahala na kayo kung anong brand, pero okay rin yun. So ang gagawin ko, ito, linisin ko yan. Dahil mayaman tayo, TV cleaner lang gagamitin ko rito, yan ha. So okay mga paps, i-assemble ko ulit yung ano natin, yung torque drive natin. So sa pag-assemble nito, ganito lang. Una, gagrasahan nyo muna to. Yan. Ito, gagrasahan nyo. So yan. Tapos, yung loob nito, gagrasahan nyo rin. So okay na yan mga paps, nagrasahan ko na. Ngayon, eto. Papasok nyo din dito. Okay, ganyan lang. So ayan. Ilalagyan na natin yung mga guide pin dito. Okay, so tatlo yan. Ayan. Sa kabila. Next natin, ito, gagrasahan din natin to. Ito, yan, yung part na to. Okay? So, okay na siya mga paps. So okay mga paps, ang next natin, yung o-ring natin, okay, yung seal natin. So yung seal niya, dito lang yan. Ito. Okay. So okay mga paps, eto naman tayo sa kabilang to. So pag lalagay niyan ganito, lalagay lang yan dyan, ganyan. So ayan na siya, pasok ko na. Ang next natin, itong center spring. Center spring, eto. Pag nasa center spring, etong sa taas nito, okay? Okay na. So okay mga paps, sa paglalagay ng clutch, nakikita nyo may hulma yan dito. Yan o, may kanto yan. So yan yun o, may kanto rin yan dito. Yan. So pag i-shoot nyo yan dyan, ganyan dapat. Kita nyo, ganyan. Nakikita nyo naman yun eh, akma yan dyan. So ganyan siya, okay? Impact wrench. Okay, sa gaya yung impact wrench, ito lang. Ay! Ito na nito mga
Diba? Diba? So, ayan na mga paps. Nakabit ko na siya. So, bago natin to ilagay dito, grasahan muna natin to. So, okay mga paps, sa paglalagay ng belt din to gagawin natin. So, sorry, tanggalin muna natin to dito. Tapos, iyanin nyo muna lang dyan. Okay? Tapos ito, ipull nyo muna para pumasok siya. Ayan. Okay. Ayan. Okay na. Okay. Ayan. Tapos, saka natin ibalik ulit. Ayan. Okay? So, mas madali yan, ganun. So, once na nakabit na natin siya, gagawin ko, ibabalik ko na yung clutch bell. So, okay mga paps, sa pagbabalik ng clutch bell, ganun din, tulad ng dati. Same din. Ganyan. Shoot. Yan. Okay. So, okay na yan. Tapos nun, lagyan na natin yung nut dito. Okay. So, gamit tayo na yung impact wrench dito. Yan, hawakan nyo to, ganyan. Tapos nun, ito. So, okay na siya mga paps. So, okay mga paps, testingin na natin to. Siguraduhin yung belt nyo tama, lagay yung arrow, pupunta sa drive face na yan, ha? Tapos, tingnan nyo kung okay na siya, smooth na siya. Ngayon, susubukan na natin to. So, okay na to mga paps. Tama na yung ano nga settings niya para sa akin. Okay? So, okay mga paps. Tapos ko nang malinisan at ma-regrease yung torque drive natin. Okay? So, paano mga paps? Sana nakatulong tong video na to in case na mag-regrease kayo ng torque drive. So, paano mga paps? Huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga gatong basic na video. At huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps? Hanggang sa muli.